pagmulat ng ating mga mata sa umaga hanggang sa pagtimpla ng kapeng gigising at maghahanda sa atin sa panibagong araw na puno ng pagsumok. Lahat ng maliliit na detalye at desisyon sa ating buhay, hindi man natin nararamdaman o napapansin, ay may kinalaman sa ating ekonomiya. Ano po sa tingin niyo ang mas magandang product, yung imported po o yung galing dito sa bansa natin? Yung iba. Bakit? Galing sa bansa natin. Hindi alam po. Sa akin imported. Hindi kasi, di ba, yung exported kasi ngayon, balik kasi, di ba, hindi nga masyado sinusuportahan ng mga Pilipino. So, balik kapag yung mga products kasi natin, kapag walang pondo, dahil hindi, balik parang hindi nila, balik parang sinusuportahan, hindi parang walang pondo ng pagpagawa ng mas maganda yung quality. So, yung magiging result mo, hindi magiging maganda. Mas prefer ko po yung local products kasi Siyempre gawang Pilipinas. Siyempre para tangkilingin ang sarili. Kaya sa Pilipinas ang gusto ko siyempre. Kasi gawang Pilipino tayo. Kailangan iangat natin sarili atin. So yung mas magandang tangkilingin kasi yung ating mga locally made na product. Kasi mas binibigyan natin na importansya yung ating mga local na gumagawa ng mga produkto. At the same time, mas tumataas yung ekonomiya natin at mas nakikilala yung produkto na ating bansa. Of course, products made in the Philippines. Why? Why? Because it's Philippines, you should keep your culture. That's why. Bagamat magandang pakinggan at paniwalaan ang kanilang mga pahayag, tila salungat ito sa realidad na ating kinakaharap. Nakuha ng Bose Coffee, isang local coffee shop dito sa ating bansa, ang aming pansin pagkat lubusan nitong sinusuportahan ang produkto, talento at kasipagang Pilipino. Bagamat maganda ang kanilang hangarin, malaki ang nagiging epekto ng kolonyalismo sa purong Pilipinong coffee shop na ito. What makes Bose Coffee different from other coffee companies? Rose Coffee is considered different from other coffee shops because our products here in Rose Coffee all came here in the Philippines. In addition to that, our company is also a social enterprise. So what does it mean? It means that we are not just business. We also ensure that we help communities and other small businesses along the way. So examples of that is Bayani Brew and Tio and Pilo. So Bayani Brew, our product Bayani Brew is it's an iced tea made by Gawad Kalinga. So once you've bought one Bayani Brew, that money go directly to them. So Tio and Pilo as well, proceeds of that goes to the community that makes the chocolate bars. So that's it. Do you see the colonial mentality culture of Filipinos as a hindrance in promoting home brewing? For now, of course, yes. But that hindrance can be, you know, for now, uso kasi yung Filipinos nowadays, nagiging nationalist na siya. So, yun na, minamahal na nila yung sariling atin. So, they're starting to patronize and know that our products can, of course, attain foreign products na pwede natin siyang maging ka-level. Not just, you know, yung mentality na, pag sinabi natin kasi yung Filipino products, na parang, hindi siya ganun ka-quality in terms of foreign,
instead yun. So, mas for now, nakikita ko yung hindrance na yun can be put into a positive way. Na for now, nakikita ko na yung mga Filipinos, yung mga customers natin is, of course, they're valuing what we patronize and what our advocacy is. So, that's it. What's your message to your valued customers? My message to our valued customers and future guests is that keep on patronizing and trusting our local products so that we will help our country and we can help ourselves to value our own local products as well. So, we are challenging you to let this be known to other people, especially other Filipinos, so that they can learn and know that our products and services are of quality and as same level with the foreign products. So here in Bose Coffee, we ensure you that we give out the best quality service and products. So my name is Lauren. I'm your barista for today. So this is Bose Coffee, your homegrown brew. Coffee cheers. Thank you. Dumako rin kami sa lugar kung saan hindi lang kilala, kundi ipinagmamalaki pa ang gawa at talentong Pilipino. Ito ang shoe capital of the Philippines, Marikina. Pagdating namin sa shoe capital of the Philippines, napag-alaman din naming balakid sa Jap store ang colonialism. Ano pong pinagkaiba ng Jap store sa mga lokal na pamilihan po ng sapatos? Ang pagkakaiba ng Jap, kami, dito lang namin tinitinda yung sila, nilalala pa nila sa mga tindahan. Kaya ang presyo namin, mababa, dahil niya, wala nang patama mo. Factor price ang pagkakaiba. Nung nasa mall, halos double na. Kaya mas magandang dito na sa mga tindahan. Bakit po sa tingin ninyo mas tinatangkilik po ng mga Pilipino ang imported na mga produkto kaysa sa mga local? Dahil nga, ang presyo nila mura, nasira rito ko rin siya. Kaya lang, madaling masira. Kaya yung wearing Marikina, may presyo tayo nga. Atibe, para sariling gawa natin. Kaya yung iba, tinatangkilik nga yung marami. Dahil yung China, talagang ang laki ng difference. Halos, kung yung presyo ng Marikina ay 300, yung China, 100 lang. Problema din po ba yung presyo ng materials kaya po mas mataas yung presyo dito sa Marikina? May ang materials dati, yung tanong na kung wala po yung China, nagagaling sa mukha ng balat, nagagaling ng Mekwayan, yun ang gawa ng balat. Dito naman sa Marikina, gawa ng balat. Hindi ka mukha ngayon, hindi mo materials, galing ng China. Alam din ito yung mga synthetic ang tawagin, yung mga desolate ang tawagin. Yung pag-reacta. Pag ginaginamit mo, siyempre, yung mga kami. No? Pero ang balat, talagang tinatanglilik mo ng Pilipino dahil nga matuto. Ate, ano pong mensahe niyo po para sa mga Pilipinong mamimili po? Masasabi ko lang yung sana yung mga Pilipino, tanggihin natin yung sariling gawa natin. Lalo na makatulong sa mga pamilya. Sana yung makatulong sa hanap buhay na yung makatulong sa hanap buhay ng Pilipino. Tatangkilikin nila yung mga sariling gawa natin. Bagamat noon pa nagsimula ang ugat ng colonial mentality, lubusan pa rin natin itong nararamdaman sa kasalukuyan. Dahil sa pagtatanim ng ideyang mas nakatataas ang anumang likhang banyaga, ay patuloy ang paghihikahos ng ilan sa Pilipinong negosyante. Katulad na lamang ng mga pelikulang Pilipino na bagamat pumapalo sa takilya, ay nalalamangan pa rin ng Hollywood films. Noong Enero ng taong 2014, pumalo sa $4.38 billion ang kabuuan ng ating exports, habang mas mataas naman ang ating imports na $5.76 billion.